Gagawing history neto ni LeBron James, mga idol. Magtatalaga na nga ba bilang GOAT sa kanya? Yan nga ang mga pahayag ng mga NBA fans. Dahil alam niya ba itong si LeBron James ay 1,326 points away na lamang mula nga sa number 1 scorer of all time na si Kareem Abdul-Jabbar. At ayon na nga mismo, mga idol, sa maraming NBA fans, lalo na mga Lakers at LeBron fans, kapag nga daw na-achieve na ito ni LeBron James by next season, dapat italaga na nga daw siya bilang the greatest of all time. Yan, mga idol, ang kanilang pahayag at sariling opinyon. At alam naman natin lahat tayo ay may sariling opinyon about sa kung sino ba talaga ang The GOAT. Kaya nga, mga idol, kung kayo ang tatanungin, kapag ba na-achieve na ito ni LeBron James at naging number 1 na nga siya sa all-time scoring list, dapat na nga ba daw siyang tawagin at italagang the greatest of all time na? Komento niyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinyon. At para nga sa ating next balita, ang team ng Philadelphia 76ers ay dapat ngang makinig dito sa pahayag nga ni Patrick Beverley about kay James Harden at sa kanyang kontrata. Sabi nga neto ni Pat Bev, mga idol, dapat daw ibigay ng Philadelphia 76ers kung magkano man ang hingin neto ni James Harden. Nakakabaliw man daw isipin ito, mga idol, pero wala nga daw sa buong NBA ang kayang gawin ang ginagawa ngayon ni James Harden kahit hindi na nga siyang katulad ng dati. Kaya nga, mga idol, para kay Patrick Beverley, payo niya sa team ng Sixers, ibigay niyo kung magkano man ang hingin neto ni Harden kahit max contract pa nga yan. At tama naman yan, mga idol, dahil napakarami kasing asset na ibinigay netong team ng Philadelphia para nga lang makuha itong superstar na si James Harden. Ibinigay nga nila, mga idol, si Ben Simmons, si Seth Curry, Andre Drummond at ang kanilang dalawang first round pick, tapos papakawalan lang nila si Harden. Kaya nga, mga idol, kung magiging matalino ang Sixers, ibibigay nga nila ang kontrata na ninanais neto ni James Harden. Pero anyways, mga idol, para na nga sa ating panghuling balita, si Givon Looney rin talaga, mga idol, ang isa sa mga dahilan kung bakit na pull off nga ng Golden State Warriors ang panalo nila kahapon against the Grizzlies. 22 rebounds lang naman ang kanyang ginawa. At nang ma-interview nga siya dyan, mga idol, sinabi niya nung game 5 nga daw ay nabully sila netong team ng Memphis Grizzlies pagdating sa rebounding. At ginaya nga ni Kevon Looney, mga idol, si Michael Jordan. Sinabi niya pinersonal niya nga daw yon. I took that personal. Kaya naman game 6, 22 rebounds ang ginawa netong ni Kevon Looney. Grabe, mga idol, ang kanyang mga offensive rebounds, lalo na nung sa last minutes nga natin sa 4th quarter. At nang dahil kay Kevon Looney, mga idol, lumaki ang lamang ng Golden State. Kaya nga, mga idol, sigurado ang mga Warriors fans ay pinapasalamatan ang naging effort ni Kevon Looney pagdating sa rebounding. At yan ang lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!